Magandang araw mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong unang Sabado sa buwan ng Agosto, August 6, 2022. Makikita nga natin sa ating latest satellite images, patuloy natin binabantayan itong low pressure area. Huli natin itong namataan sa layong 320 kilometers kanlura ng Dagupan City diyan sa lalawigan ng Pangasinan. Habang southwest monsoon naman ang nakakaapekto, particular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kasama din itong Central Luzon at gayon din sa Western Visayas. So dahil dito, inaasahan pa na natin malaking bahagi ho nito nga Central Luzon at Mimaropa, gayon din sa malaking bahagi ng Kabisayaan kasama na rin ang Metro Manila ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Pero inaasahan din sa mga susunod na araw, habang kumikilos na nga palayo itong low pressure area na ating binabantayan ay ang makakapekto na lamang sa ating bansa ay southwest monsoon no hangin habagat. Kaya inaasahan natin ang gradual improvement ng ating panahon sa mga susunod na araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na riyan ito nga Kamaynilaan. Pero asahan pa rin ang mga posibilidad ng mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Lalo na nga na meron pa rin tayong umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. At makikita ho ninyo, wala pa tayong iba pang namomonitor na low pressure area sa loob man o labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito ang ating inaasahang panahon naman sa araw ng Linggo, bukas, ay inaasahan pa rin ho natin na malaking bahagi ng Western Luzon, itong Mimaropa nga at ang bahagi ho ng Calabarzon, kasama rin ang Kamaynilaan, ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala, sa nalabing bahagi ng Luzon, ay mas maaliwalas na panahon ang mararanasan dyan sa bahagi ho ng Bicol Region, gayon din dito sa may Cagayan Valley at Cordillera, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaaring maranasan. Ang agwat ng temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 16 to 21 degrees Celsius. Habang sa Tagigaraw, hanggang 31 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, dahil nga medyo maulap pa rin ang kalangitan, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa Tagaytay naman, nasa 21 to 27 degrees Celsius. Dito sa Kalayaan Islands, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Dumako ho tayo dito sa Visayas and Mindanao. Makikita ho natin, maulap pa rin ang magiging kalangitan sa malaking bahagi ng Western Visayas at yung Panay Island kasama yung Guimaras, ganyan din yung Negros Occidental. Samantala, sa nalabing bahagi ng Kabisayan ay mas maaliwalas sa panahon ng mararanasan, liban na lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito sa bahaging Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Sa Cebu naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Makikita naman natin sa malaking bahagi ng Mindanao ay mas maaliwala sa panahon naman yung mararanasan. Pero posible pa rin o, dito sa may bahagi ng Mindanao yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At wala pa rin ho tayong makikita ho natin bago yon ay ang mga temperatura dito sa Cagayan de Oro nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga nasa 23 to 33 degrees Celsius. At kagaya nga po ng binanggit ko, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa dahil dito, ligtas na pumalaot yung mga sasakyang pandagat. Kahit ito yung maliliit na bangka, maaari pong pumalaot sa ating mga baybayin. Subalit patuloy tayong nagpapaalaala kapag meron tayong mga thunderstorms, posibleng biglang lalakas yung pag-alon sa ating mga karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin yung kinakailangan, lalong-lalo na nga sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Tingnan naman natin ang mga magiging lagay ng panahon sa mga susunod pa na araw. Dito sa Kamaynilaan, mapapansin ho natin, pagdating ng araw ng Lunes ay mas maliwalas na panahon ang mararanasan hanggang araw ng Miyerkules, pero posible pa rin, no? Lalo na sa mga pumapasok sa mga kanilang trabaho. Pagdating kasi ng hapon hanggang sa gabi, nandoon yung mga thunderstorms, kaya magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan. Agwat ng temperatura natin, 24 to 32 degrees Celsius. Sa mga nagbabakasyon naman dito sa Baguio, inaasahan natin na mas maliwalas na panahon ang mararanasan. Agwat ng temperatura natin 15 to 23 degrees Celsius, habang dito sa may bahagi ng Legazpi City, nakita natin na ang agwatang temperatura 24 to 31 degrees Celsius, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan. Sa bahagi naman ng Metro Cebu ay inaasahan din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidat, pagkulog, pero in general, fair weather din ang mararanasan sa bahagi ito ng ating bansa. Agwatang temperatura natin nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, mga isolated rain showers and thunderstorms
thunderstorms din ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang araw natin ay lulubog mamayang 6:24 ng gabi at bukas, ito isisikat ganap na alas 5:41 o 5:41 ng umaga. Patuloy pa rin namin kayo inaanyayahan, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa Twitter, Facebook, YouTube, at gayon din para sa mas komprehensibo pang mga impormasyon, maaari tayong bumisita sa ating website bagong.pagasa.dosc.gov.ph. Muli po, papaalis na ng ating Philippine Air Responsibility ang low pressure area, pero patuloy pa rin pong iiral ang southwest monsoon o hanging habagat. Kaya naman, patuloy tayong nagpapaalaala, lalo na kapag may mga thunderstorms, pwede itong mag-cause o magdulot ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. Muli po, mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Nag-uulat, maghanda tayo lagi para sa isang ligtas na Pilipinas. Salamat po!